Nasawi ang 45-anyos na lalaki matapos tamaan ng leptospirosis sa Dagupan City. Tutukan sa report. Nasawi ang 45-anyos na si Rodolfo Soriano, residente ng Barangay Bunuan, Gasset, Dagupan City, matapos samaan ng leptospirosis. Kwento ng anak na sugatan sa paa ang biktima habang naghuhukay ng drainage. Mula noon, nilagnat daw ang biktima hanggang sa nahirapang umihi. Sa kanyang final diagnosis, tinamaan ng acute respiratory failure secondary to leptospirosis ang biktima. Saka nung medyo napapansin na din namin na naninilaw yung mata niya sa kayong sa katawan niya kamay. Ayon sa CHD1, simula Enero hanggang sa kasalukuyan, umabot na sa 66 ang naitalang kaso ng leptospirosis sa Region 1. Mas mababa kumpara sa 68 cases na naitala sa parehong panahon noong nakaraang taon. 10 rito ang nasawi. Kung atin po i-compare, no, last year po kasi nasa 68 po na kaso noon yung atin po na-record same time period. Meron po tayong bahagyang pagbaba, no, na 2.8%. Pero doon po sa mga specific po na lugar, no, katulad po ng Ilocos Sur at La Union, nagkaroon po tayo ng pagtaas ng kaso. Nakukuha ang sakit na leptospirosis mula sa isang bakterya na Leptospira na karaniwang nakukuha sa dumi o ihi ng hayop tulad ng daga. Maaring kumalat ang bakterya sa baha, putik o taniman. Paalala ng Health Authority na iwasan ang paglusong sa baha, lalo na kung may sugat upang maiwasan na tamaan ng leptospirosis. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw-Dungka, One North Central Luzon.